sa barangay. Inutil kang kapitan kung hindi mo alam kung sino ang mga puser, kung saan ang tarimaan sa barangay mo. Walang pinakachismosong tao sa Pilipinas kung hindi kapitan. Magmula sa nawawalang planggana hanggang palitan ng asawa, alam ni kapitan. Tama hindi? Huwag niyo akong paikutin. Kaya kung ang hinahanap lang natin ay mga puser, magnanakaw, akyat bahay, alam ni kapitan yan. Totoo ba na drug free na dito sa barangay mo? Yusek, oo. Drug free na dito. Si kapitan at saka si kagawad, nagsasabu na rin. Ngayon lang nagkaroon ng presidente is fight against illegal drugs. My God, I hate drugs. Sa lahat ng bumubuo ng governor's office, sa lahat ng mga mayor na nandito, sa lahat ng mga kapulisan na nandito, sa lahat ng mga barangay captain. Alam nyo po, kung nandito lang ang mga asawa, kamag-anak ng ating mga surrendery o yung ating iniligtas na buhay at kaluluwa, walang tigil na pasasalamat magmula kay gobernador, magmula sa ating mga mayor, and of course, to all barangay captain at sa ating kapulisan, dahil niligtas nyo ang kaluluwa at buhay ng ating mga surrendery ngayon. At dahil dyan, binigyan nyo ng pagkakataon na sila ay mamuhay ng normal. Yan po ang ginawa ng ating local government, ng ating kapulisan. Kaya palakpakan po natin. Ito po ang mga kaluluwa na niligtas nyo at nakalista yan sa langit. At sana marami pa na biktima ng droga ang maligtas natin. Sabi nga, there are 4 E to fight against illegal drugs. First is education. Itong ginagawa nating sama-aralan para dito sa illegal na droga. Second is enforcement. Ang ginagawa ng ating kapulisan. And of course, engineering. Ito ang ginagawa ni Governor ng mga local government official natin para magtayo ng mga pasilidad na kung saan ito ang mga rehabilitation center. And of course, the fourth E is employment. Dahil walang mangyayari, kung mag-aaral kayo, irirehab kayo, kailangan maging produktibo kayo. Kaya lang, pag-upo ni Presidente, nadagdagan ng isang E ayon dun sa mga bumabatigo sa kanya. Pagka kayo ay pinag-aral na, education, enforcement, andyan ang engineering, binigyan na kayo ng hanap buhay, makukulit pa rin kayo. Ang panglima, imbalsamo. Pero hindi yan ang talagang naging misyon ng gobyerno na to. Kanina, binanggit na natin ang lahat ng ginawa ng ating pamahalaan, lalong-lalo na ang probinsya ng Bataan. Tuwing magsasalita ako when it comes to fight against illegal drug, it is always Bataan ang aking nagiging showcase dahil sa ginawa ng aking kaibigan, General Ceremonia, dito nag-umpisa ang Balay Silangan. On his own effort at sa tulong ni Gobernador, sa tulong ng mga mayor, sa tulong ng mga barangay. Kaya kami ni Secretary Anio, hindi nagbabago ang ating kampanya against illegal drugs. And of course, ang mga kaharap ko ngayon, ang aking mga pinaglilingkuran, ang aking pinamumunuan, ang mga barangay captain, ang mga barangay official, SK, sa buong Pilipinas, there are 42,045 barangay. Kanina binanggit sa inyo ang statistic. Napakarami pang barangay hanggang ngayon
meron palang illegal drugs. Mga kapitan, kagawad, Secretary Treasurer, SK, Boss, in-extend kayo, wala nang eleksyon na mangyayari sa Mayo. Ang eleksyon nyo ay gaganapin sa December 5, 2022. Hindi na kayo mangangampanya. Hindi na kayo mamumulitika. Mahal na mahal kayo ni Presidente. Ang saya nyo, nakakadalawang extension na kayo. Tama hindi? Sumagot kayo. Tama hindi? At ngayon, anong pinag-uusapan sa Senado? Magna Carta ng barangay. That the barangay officials shall be considered as regular government employee with big salary, insurance, allowance, and of course, retirement benefit. Ano pa gusto nyo? Kaya kayo ngayong mga kapitan, mga kagawad, Secretary Treasurer, kanina, puro parangal ang binigay sa inyo. Ang sinabi ni Governor, ang sinabi ng ating mahal na General Eleazar, sustainability. Tandaan nyo yan. Ngayon, kami sa DILG, for the first time, meron kaming fight against corruption. For the first time, nagdemanda kami more or less 50 mayor dahil yung functionality nila sa ADAC. Ngayon, nagdemanda din ako ng mga barangay captain na hindi sumunod sa pagtatayo ng BADAC. Pagtayo pa lang yun. At ngayon, for the first time, magtatanggal kami at magsususpindi ng mga barangay captain kagawad. Oras na hindi kayo nakapasa sa BADAC functionality. May grading system ngayon, 1 to 100. Pag 50 pababa ang grado ninyo, asahan nyo na yung first kagawad nyo na ang uupo. Tandaan nyo, kapitan ang kaharap nyo. 13 years akong naging barangay captain. Huwag nyong lokohin ang inyong mga report at inyong kapulisan. Ang pinanggagalingan ng impormasyon ng bansang ito ay manggagaling sa barangay. Inutil kang kapitan kung hindi mo alam kung sino ang mga puser, kung saan ang tarimaan sa barangay mo. Tama hindi? Lahat ng hindi sumagot, tamad. Tama hindi? Walang pinakachismosong tao sa Pilipinas kung hindi kapitan. Magmula sa nawawalang planggana hanggang palitan ng asawa, alam ni kapitan. Tama hindi? Huwag niyo akong paikutin. Kaya kung ang hinahanap lang natin ay mga puser, magnanakaw, akyat bahay, alam ni kapitan yan. Kaya ngayon, ibinabalik namin ang barangay at pulis laban sa krimen. Ngayon, pag may nagsumbong sa aming tagapideya, pag may nagsumbong sa aming kapulisan, nag-conduct ng operation sa barangay nyo, hindi kayo pumirma doon sa operational report, boss, may problema kayo. Kaya nga ngayon, ibinigay na namin lahat sa inyo. Wala na kayong gagastusin sa eleksyon. Ang gagawin nyo na lang i-sustain ang inyong pwesto. Tandaan nyo, sa Mayo, hindi na tapos na yung inyong mandato. Hold over capacity na lang ang bawat isang barangay official. Kailangan ipakita nyo na kayo ay masisipag, matino, at maaasahan. And because of that, andito ang mga DILG sa buong Pilipinas. May nilabas kami doon sa functionality
road clearing operation. This time, diyan ang mga mayor nyo. Gagawin ni mayor, magki-clearing operation. Lahat ng kapitan nyo na nag-clear, papirmahin nyo na this barangay is already clear for no parking, no illegal sidewalk vendor. Pipirma si kapitan na magmula ngayon, dahil na-clear na ni mayor, ako na ang mamamahala sa maintenance, sustainability ng no parking, no sidewalk. Ganun din sa kampanya natin against illegal drugs. It is the power, this is the obligation ng mga barangay captain, ng ating mga barangay official na pangalagaan. Tandaan nyo, ito lang, tandaan nyo to ha. Book 3, Chapter 3, Section 389, Punong Barangay. The Punong Barangay for the efficient and effective governance. Ang uunahin nyo ang kapakanan ng inyong barangay. At ang nakalagay doon, the Punong Barangay shall enforce all laws. Lahat ng batas, i-enforce nyo. Kasama ang fight against illegal drugs. Just imagine, kung ang barangay ninyo, meron kayong magandang programa against illegal drugs, wala nang magiging drug dependent. Yan ang laban natin ngayon. Andi dito kami, andi dito ang DILG para tulungan kayo, para gumaan ang trabaho ninyo. At pero nandi dito din kami para subaybayan ang inyong ginagawa. Para subaybayan kung ang badak ay umaandar sa inyong kanya-kanyang barangay. Ako nga, hayaan na natin kay Gob. Hayaan na natin sa mga mayor. This province is drug cleared, drug free. The cities and municipalities is drug cleared and drug free. Huwag naman sa barangay, nakalagay doon, you are entering drug-free and drug-cleared barangay. Aba, bumaba ako, tinanong ko, totoo ba na drug-free na dito sa barangay mo? Yusek, oo, drug-free na dito. Si Kapitan at saka si Kagawad, nagsasabu na rin. Boss, pagtatawanan kayo ng constituent nyo. Maganda pa, ang ilagay nyo, you are entering a badak functional barangay. Ibig sabihin, ang inyong badak council tuloy-tuloy. Ang kampanya against illegal drug, tuloy-tuloy ang pagsusumbong nyo. Kung sino ang bagong adik, sino ang bagong puser, saan ang tarimaan. Tayo nakakaalam yan, barangay yan. Kailangan natin, kaya ngayon, meron na kaming ilalabas din, yung barangay information system. Tandaan nyo, nagpapasalamat ako at nagkaroon tayo ng presidente na rare species. Sa totoo lang. Ngayon lang nagkaroon ng presidente is fight against illegal drugs. Yung kanyang kampanya laban sa droga, wala siyang pakialam. He don't care kung siya'y batikusin ng mga matataas na opisyal, presidente ng ibang bansa, wala siyang pakialam. Yan ho ang katotohanan. Lahat ng tao dito sa bulwagan na to, iisa lang ang panaginip natin. Lahat tayo ay sumusugal. Sumusugal tayo para sa kanila. Na sana, itong lipunan na dinatnan natin, sana hindi ito ang lipunan na dadatnan ng ating mga anak. Ano tong lipunan na to? Lipunan na napakaraming adik. Lipunan na napakaraming puser. Milyon. Lipunan na napakaraming drug lord. Lipunan na napakaraming kriminal. At lipunan ng napakaraming magnanakaw sa gobyerno. Anong gusto ng ating Pangulo? Fight against corruption. Nakita nyo naman. Wala siyang pakialam. Kahit kaibigan niya, babanggain ka niya. Ngayon, kahit bilyonaryo, kahit yung mga negosyante, binabangga niya pag inaapi, ninanakawan ang mga mahihirap na Pilipino. Yan ang pangarap nating lahat dito, lalong-lalo tayong mga opisyal ng gobyerno.
Sa totoo lang po. Kaya ako, nagpapasalamat ako, meron tayong presidente na handang matanggal sa pwesto. Handa nga siyang mamatay. Kahit ang kaluluwa niya ay mapunta sa impyerno. Basta't ang minimithi nating lahat na magkaroon ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak, na sana magkaroon ng isang probinsya na gaya ng Bataan at ng Aurora, isang probinsya na parang paraiso. Magandang hapon sa inyo lahat. Mabuhay kayo.